Ang isi-share ko ngayon ay tungkol sa dalawang agency na hiring noong nakaraan pang buwan hanggang ngayon. At ang dalawang agency na ito ay ang YWE Human Resource Corporation. At ang pangalawang agency ay ang Jitigal International Manpower Services Incorporated. Ang YWE Human Resource Corporation ay naghahanap ng 50 karpintero papuntang New Zealand. Tama po kayo, New Zealand. At naghahanap din sila ng 15 na mananahi. Mananahi po ng damit, hindi mananahi ng kwento. Iba yung mananahi ng kwento dahil sila yung mga tinatawag nating human CCTV. Okay? So, at ang Jitigal International Manpower Services Incorporated ay naghahanap ng 247 na domestic helper bound to Hong Kong. Hong Kong po. At yung isang agency na naghahanap ng mananahi ay bound to Japan. Japan po. At yung karpintero ay papuntang New Zealand. New Zealand po. So, simulan na natin. Ang YWE Human Resource Corporation ay naghahanap ng 50 na karpintero papuntang New Zealand. At ang salary ng bawat isang karpintero na matatanggap doon ay 3,000 hanggang 3,500 New Zealand dollar. So, pag yung 3,500 ay i-convert natin sa piso, aabot siya ng 121 hanggang 122,000 pesos. Napakalaking halaga po nito. Check natin ang lisensya. Ang license validity ng agency na ito ay November 12, 2018 hanggang November 11, 2022. So, valid pa yung lisensya nito sa na mag-operate. Contact details, ilistan nyo po ito. Landline yata ito. 8-524-7777. Ulitin ko po. 8-524-7777. Apat na 7. At yung isa pang number nila ay 8-524-2181. 8-524-2181. At ang pangatlong contact number nila ay 8-524-2185.
524-2185. Qualification po, qualifications. Pag nangangarap kayong mag-abroad sa New Zealand bilang karpintero, ito yung mga qualifications na hinahanap nila. Kailangan daw may 3 years work experience. Kailangan may 3 taon po na experience ang bawat aplikante natin. At kailangan high school graduate. O maganda to, hindi nila kailangan yung mga bachelor's degree, mga ganun. Kailangan lang daw high school graduate. So pag more than high school nakuha mo, mas ka. At ito pa, 3 to 5 years verifiable work experience. Ibig sabihin, pag verifiable, halimbawa may certificate, may employment certificate kayo, siguro i-check nila yun kung talagang ikaw ay totoong nagtrabaho sa company na naka-address sa certificate na iyon. Requirements. Siyempre, kailangan pag mag-abroad ka, may valid passport. Yung valid passport mo, kailangan hindi bababa ng 2 taon ang natitirang taon. MBI. Kailangan bago ang MBI natin. Kasi kailangan hindi rin bababa ng 6 na buwan ang natitirang validity nito. Ganon. Updated resume. Yung mga resume po natin na nung nakaraang taon, i-update po natin. Training certificate. Halimbawa, nag-training kayo ng TISDA, isama nyo po ang mga iyon. Halimbawa, nag-training ka ng TISDA, dapat yung nakalagay sa training certificate mo, carpentry. Alangan na, carpentry yung a-applyan mo, tapos yung certificate mo ay automotive, di hindi magkatugma. Lisensya, kailangan may driver's license po. Pag skill ang a-applyan natin, mas prefer nila o kaya mas hinahanap nila yung may mga driver's license. Pag skill ka, kailangan yung driver's license mo 1 and 2. Pag operator naman a-applyan mo, mas mataas pa doon. Oh, ito, certificates of employment. Ito yung ibinibigay ng kumpanya na certificate sa'yo pag aalis ka na sa o kaya ay magre-request ka sa kanila. Edad, kailangan 18 years old and above. Pag 17 ang edad mo pababa, hindi ka may entertain. About naman sa trabaho ng karpintero, siguro alam naman natin lahat na ang karpintero ay tungkol lahat sa kahoy. So kailangan pag tinawagan tayo ng agency na ganitong oras ang ay ganitong araw ang interview, kailangan paghandaan natin. Kailangan din nating magbasa-basa para medyo ma-refresh yung utak natin sa mga job details ng mga trabaho natin. Ganun. Ano pa? Itong pangalawa, pareho ding agency.
ang YWA, Human Resource Corporation, ay naghahanap din ng 15 na mananahi. Uulitin ko, mananahi po ng damit, mananahi ng damit, hindi mananahi ng kwento. 15 katao po ang hinahanap nila. At sila ay papuntang Japan. Japan po. Salary, ang sahod ng matatanggap papuntang Japan ay 97,399 hanggang 101,312 Japan yen. Japan yen po ito, hindi piso ah. So, qualifications agad. Kailangan daw may 2 taon na experience. Minimum of 2 years working experience. At least high school graduate. Hinahanap nila ang high school graduate. Yung mga nakatapos po ng high school. Willing to study free Nihongo class for 2 months. So, ibig sabihin nito, pag nakurso na daan ka nila, natanggap ka, bibigyan ka nila ng 2 months training. Free study free Nihongo class for 2 months. At ito ay placement fee. O ito, nakasulat dito. Please be reminded that as per POEE regulations, the placement fee is up to a maximum of 1 month salary. So, ibig sabihin, ang babayaran nyo rito na placement fee ay kung magkano ang isang buwan na sahod ninyo. Pareho din, ang agency ng papuntang Japan na ito, na YWE Human Resource Corporation, na matatagpuan sa 1268 General Luna Street, Ermita, Manila. Malapit lang sa UN Station. Pag nandun ka sa UN Station, paglabas mo sa station na yun, baba ka ng tulay, makikita mo doon kahiliran ng kalsada mismo, bandang pag baba mo ng hagdan, bandang kaliwa. Pagtatalikod ka, bandang kanan. Paalala lang. For manpower pooling only. Yung mga iba, ano to kasi, agency, nagkokolekta sila ng, nangongolekta sila ng mga aplikante sa, na advice din ng company doon. Para pag maayos na, halimbawa nakakuha na ang company ng visa, ayun, tatawagan na lahat nila yung mga aplikante. Ang gagawin po natin, yung sinabi ko kanina na mga contact number, tawagan po natin yun. Tawagan natin yung mga contact number na sinabi ko kanina. Tapos, tatanungin natin yung email address ng HR. Hihingin po natin yung email address ng HR ng agency na ito at doon natin i-email yung mga requirements na hinahanap ng agency. Hindi na natin kailangang pumunta pa sa Metro Manila para mag-submit ng
resume natin at saka yung mga iba pang requirements. Ganun na lang po ang gagawin natin para iwas din sa virus na COVID-19 na ito. So, tatawagan natin itong mga number na 8-524-7777 at saka 8-524-2181 at saka 8-524-2185. Tatawagan po natin ang mga numero na ito at ulitin ko, kukunin natin sa kanila yung email address ng company, tapos doon natin ipapasa yung requirements, yung resume natin. Excuse me. Or kung pumupunta naman kayo sa ano, sa Manila, puntahan din ninyo itong address na ito at personally kayo na mismo mag-submit ng mga application documents nyo. Or kung may kakilala kayo na mga drivers o kaya mga kaibigan ninyo na papuntang Manila, ipadala nyo yung mga papeles ninyo. Kung gusto naman ng agency na ipadala nyo na lang sa halimbawa pa LBC ninyo, mas maganda. Dahil imbis na gagastos tayo sa pamasahe, sa pagkain, sa hotel kung saan tayo matutulog, makakamura tayo dahil babayaran lang natin halimbawa yung LBC papunta sa Manila, makakamura tayo. Ngayon pupunta tayo sa pangalawang agency. Ang GDGAL International Manpower Services Incorporated ay matatagpuan sa ground floor and second floor Accent Tower Building, GP Shorthorn, Bahay Toro Project 8, Quezon City, Metro Manila, Philippines. At ang agency na ito ay nangangailangan ng 247 na domestic helper papuntang Hong Kong. It's key po tayo ngayon, it's key. Yung naunang agency na sinabi ko, New Zealand at saka Japan. Ngayon, it's key tayo, Hong Kong po tayo ngayon. At ang sahod ay 4,630. 4,630 Hong Kong dollar. So, ang matatanggap ninyo ay depende sa rate kasi ang palitan, pababa, pataas yan. Kaya halimbawa, yung rate ngayon, i-convert mo lang ito, 4,630, i-times mo sa piso, yon ang magiging sahod mo buwan-buwan. Ang validity ng license ng agency na ito ay October 28, 2019 hanggang October 27, 2023. Meron pang mahigit 2 taon kasi ang lisensya ng mga agency pag nag-renew ka ay 4 taon bago ka mag-renew ulit. Contact details. Landline, telephone number 8-352-2193
8-352-2193. Isusulat ko dito sa baba, makikita nyo. Nandito lang, nakasulat dito. At saka, 8-352-2192. 8-352-2192. Parehong number ang pinagkaiba lang nila sa dulo. Yung huling number ng isa 2, yung huling number ng isa 3. At inuulit ko po, matatagpuan sa ground floor and second floor Accent Tower Building, GP Shorthorn, Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Diyan po. Yan po ang location ng agency na yan. Qualifications. 1 year work experience. Kahit wala kang experience, ano ka dito, mag-apply ka dito. Advice ko lang sa inyo, mga manunood. Kasi, mabibigyan din naman kayo ng training. 1 year work experience. At least, high school graduate. At saka, kailangan 23 years old in above. Hindi po 18 ah, 23 years old and above. Hindi po 18. Requirements, of course, updated resume, passport, kailangan yung passport mo, hindi bababa ng 2 taon pa, NBI, kailangan ng NBI, hindi bababa ng 6 na buwan. Kung ex-Hong Kong ka, pakita mo yung Hong Kong ID mo. Tapos, diploma, dahil nga high school graduate ang hinahanap nila, kailangan ipresenta natin ang kopya ng high school diploma natin. At saka, yung mga may experience na, ipakita din natin yung certificates of employment. At ang pinakahuli, kailangan may training certificate tayo na mostly binibigay nila in situ. Housekeeping, mga ganun. So, hanggang dito na lang po at sa susunod ulit. Mabuhay!